So ayan na mga kabrido, mga pasisiw natin sa ating sweater mga kabrido. Yan na naman ang habol-habulin natin. Pag masama pa yung pagkakapalaki natin, yan ang papalo-palo sa atin ng mga sisiw mga kabrido. So good morning mga kabrid, good morning po. Andito na naman tayo sa panibagong araw natin, panibagong vlog and panibagong update natin sa ating backyard breeding mga kabrid. So unang-una sa lahat, binabati ko po ang ating mga patuloy na nanonood mga kabrid. Thank you po sa panonood ninyo mga kabrid. So sa mga hindi po naman nakaka-subscribe pa, sana po ay i-subscribe po ninyo ang ating munting channel mga kabrid. Maraming salamat sa pagtulong at sa mga patuloy na nanonood, mga silent viewers, mga kaibigan na natin na nasa ibang bansa, mga workers, yung mga hayahay na din po. Ma'am, thank you po sa patuloy na panonood ma'am. Chill lang, share nyo lang po yung mga magagandang nangyayari sa buhay nyo at nakaka-spare po. So ito mga kabrid, ito ang sitwasyon natin sa ating mga alaga. So ngayong araw, okay ang panahon mga kabrid. Magbilad tayo ng ating mga alaga. So disclaimer lang, there were no animals that were harmed during the making of this video. This video is for viewing and breeding purposes only. I was just trying to share my knowledge on how I raise my chickens and game fowls and my small backyard mga kabid. So tara, may ipakita ako sa inyo mga kabid yung update dun sa ating pasisiyo natin. Andito pa rin sila sa simpleng brother natin. So ayan, mamaya pag medyo may oras tayo, dinisa natin ang kanilang papag mga kabrid. So tinuturuan na siya ng kanyang nanay maggala-gala. So justify muna natin mga kabrid, tingnan muna natin kung kaya na nilang maghabol-habol sa nanay nila. So pang ano pa lang ngayon, 3 days ba, kung kaya nila lang habol-habulin ang nanay nila. Kasi ang nanay na ito mga kabrid is base sa observation ko dati is magala siya. Ang dami niyang kukot-kutin mga kabrid. So tingnan natin kung malulusog ng sisiw, saka na natin siya pakakawalan mga kabrid. Ano natin siya, ilabas natin. Kasi kailangan din talaga yan nila mga kabrid. Pero dapat mailatag natin yan sa kanila in time mga kabrid. So ayan mga kabrid oh. Oo nga pala mga kabrid, i-shout out natin and i-welcome din natin ang bago nating subscriber na nag-comment po. Kaya na i-shout out agad natin siya, si Ma'am Mong Inspired Woman. Welcome to my channel ma'am. Hope you enjoy watching my videos as I do. Enjoy your sharing of videos, your sharing of thoughts and ideas. Thank you for helping me and subscribe to my channel. And hope we'll grow together ma'am. You help me and I will help you. Everything will be fine. A few moments later. So ayan mga kabrido, labas muna tayo ng ating mga broodcock para mainitan din po siya. So ito yung mga broodcock natin na 2 years old, mahigit na mga kabrido. Taming 3 years old na po ang ating broodcock. So ayan o, lugon sila mga kabrido, pero palapit nang matapos. So ayan o, labas din natin kasi ano, para kahit pa paano, balance tayo. So ayan yung kaliskis niya mga kabrido. Ang ganda kaliskis nito, kaso siya yung pinaka panganay sa limang broodcock natin na magkakapatid, siya yung panganay. Tapos siya naman po yung pinakamaliit mga kabrid, pinakamababa. So next natin din yung mga brood hens natin, yung mga mangingitog natin na for consume. So mga kabrid, ayan sila oh. So ito lang naman ang ginagawin natin sa araw-araw, kunting update sa ating mga alaga mga kabrid. So ito naman yung ating bulik na kaisa-isahang palabas natin sa ating apat na bulik. So ayan siya, kinukulong ko po kasi pumapanik po sa kabila. Hinuli ko, binitawang ko ulit, pumapanik ulit. So andun na yung attitude dyan mga kabit na pumanik. So ito naman ang ating mga
third batch mga kabrid. Nagkakakak na yung iba. Dumalaga na ba sila? Kaso umulan kahapon po. Nag-cording tayo mga dalawang oras tapos bumuhos ang ulan, balik ulit. So ayan sila mga kabrid oh. Chocolate na chocolate mga kabrid. Yung iba nagpapahinga sa loob. Yung iba naman is ano, nagpapainit-init ba. So linlabas natin yung broadcock. Baka kasi umulan ulit mga kabrid. Pasok ulit natin. So ito yung ating kilso mga kabrid. Ayan siya oh. Matanda na siya tingnan mga kabrid. Yung tahi niya pababa na oh. Pababa na yung tahi niya, yung tubo. Kilso natin. So ito naman yung ano ito siguro mga iba talaga yung ano nito ano mga kabrid yung kanyang ano attitude. Ito lang yung napalabas natin sa ating pabrid noon ng pinakauna natin ano kilso. So 1/4 lang ang lumabas mga kabrid. Ang nanay niyan is pure puti galing sa farm ni Ludi. So ayan mga kabrid, ito naman yung pinakamatangkad, yung pinakabunso sa kanila, pero siya yung pinakamatangkad mga kabrid. Pabaliktad na rin yung tubo ng tahid niya. Itimang tahid mga kabrid. Itimang tahid niya. Ikakapatid yan sila lima. Limang piraso. So ang ginamit natin nung nakaraan na breeding is tatlo lang. So ito naman yung ating isa mga kabrid. Yung laging excited sa bitaw. Walang suro lang ng suro. Hanap lang ng hanap na makapitan. So sabay-sabay sila naglobon. Ayan sila. Kabrid, medyo okay na. Ito na yung isa natin no? Yung ginamit natin na banggirado mga kabrid. Townhead naman ang pinagmulan. Lahat ng pula natin is nakuha talaga natin ng papuro sa roundhead mga kabrid. Halos magkakamukha sila. Isa lang ang napalabas natin sa kilso. So yan ang ating foundation mga kabrid. Yan ang foundation ko sa pagbe-breeding. Yan ang ginagamit ko. So yung unang ginamit natin ng mga bull hen, ang mga hen natin is ito. Mga bull hen na sila mga kabrid. Ayan. Ang haba na lang tahid mga kabrid. Maganda yung gamitin mga kabrid pag talagang kasi ang ilalabas niyan mga kabrid yung mga talagang naka-assign na sa kanila. Hindi kasi sa akin medyo 100% approve ang unang bangga, ang unang paitlog. Mostly maliliit na ang itlog tapos hindi pa maglalaba, pa iba-iba pa ang nilalabas. Samantalang pag mga bulhin na po ang ginamit mo, kung ano po yung sinalang mo sa kanila, yun po ang ibubunga nila mga kabrid. Pero as of na ginawa natin, okay naman po. Ayan, problema lang natin is hindi pa natin kasi na-encounter or naranasan ang mag-breed ng maramihan. So nakapag-breed tayo ng mahigit 70 lahat-lahat ng total natin mga alaga noon. So ngayon na lang 50 plus na lang tayo. So marami pa rin, mabigat pa rin talaga. Marami ang na-disgrasya pero may mga nakasurvive naman mga kabrid. So ang mga na-disgrasya natin mostly is error sa crossbreeding mga kabrid. Bloodline error yon. Kaya ang nilabas niya mga kabrid is mga sakitin. Pag nagkasakit po ng halak, tuloy-tuloy na sila. So inbreeding kasi tapos direct pa. Kaya hindi ko na ulitin yung crossbreed na yun mga kabrid. Tinandaan ko na siya. Hindi ko na ulitin. So ito yung ating milsim mga kabrid. Hindi pa rin siya nagagamit. Kakak ng kakak. Hindi pa rin natin siya gamit. Pulang-pula yung mata niya mga kabrid. Ang laki ng katawan nito. Tsaka iba yung pag-uugali nito. Kumbaga sa ano dati ni sa palaway ba?
Nakadisgrasya na yun ng isang stag. Tapos ito naman ang ating tornado hatch, mga kabrid, na puno. Ayan, umiba na yung itsura niya. Magulang na ito. Magtatatlong taon, mga kabrid. Pero ang mga anak niyan, mga kabrid, is magaganda talaga. Kahit yung lima nating broodcock, yan ang nanay. Tapos nag-inbreed tayo, yung mga stag natin ng anak. Ayan, no. Yan ang anak, mga kabrid. Malalaking bulas. Ito, malaking bulas ito, mga kabrid. Apakalaking kaha, mga kabrid. Ang mga naging ano lang natin. Ito, mid-tuhay na nga lang ito, eh. Tsaka ito. Ito yung maliliit natin. Mostly, ang maliliit natin is ano po, puti ang yung matatangkad natin is ano talaga, yellow. Gray siya nung sisiw, tapos nagiging yellow po. Nagiging gaya ng mga broodcock natin, mga kabrid. So, ito, hanggang dito na lang. Update lang tayo, mga kabrid. Mga suntubi natin. So, ngayon pa lang, inaalala na natin kung saan natin yan i-recording, mga kabrid. Saan natin yan ipaglalagay. So, yun ang pinaka-nakaharang sa atin sa pag breeding ulit. So, wala pa tayong space. Nilagyan ko pa nito. So, wala na. Ayan na lang ang space natin. Doon sa likod, doon sa gilid. Tapos ito, mga kabrid. So, talagang salit-salitan. So, maraming salamat, mga kabrid, sa pagsama. Hanggang dito na lang po. Thank you po, mga kabrid.